Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, trop ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwento na naman, and yun nga, as you can see, I'm sitting on the sofa, and talagang ramdam ko na ang aking mahiwagang background. Tiger, so solovista tayo. Yun nga, hindi natin alam kung kailan makakasama si Lil Mot, but yun nga, since this is a hiwagang kwentuhan, welcome ko ulit kayo sa portion ko sa pinagmangatang Daddy Cool yon, Daddy Cool Real Talkan. Yan, so kung napanood niyo yung una nating Real Talkan, eto ngayon, may panibagong topic tayo. So, ang topic natin ngayon is, kapag niloko ka, babalikan mo pa ba? So, yon, siyempre, marami na ngayon mga nag-break, mga nag-broken heart, no? So, yon din to, kandang tayo, kung talagang kapag niwalayan ka na o niloko ka, babalikan mo pa ba? Or kung kaya mo pa bang balikan? Diba? So, yun, tara, kwento lang tayo. So, yun. Yun ang mga tanong. No? Pabalikan mo pa nga ba kapag niloko ka? No? So, ano nga bang dapat nabasihan para masabi mo na dapat mo pa ba siyang balikan? Diba? Meron kasi na nagkamali na first time lang, merong inuulit-ulit, merong hindi ko alam para naging kabin, no? So paano mo ba masasabi na ganun, di ba? Meron kasi lalo especially mga babae na kapag nasaktan yung mga babae, talagang yung sakit sobra, kasi pag nagmahal ang babae, di ba, sobrang magmahal. Hindi ko naman sinasabi yung babae lang to, ha. Mayroon din naman mga lalaki na sobra-sobra din kung magmahal. Kaya pag nasaktan sila, sobra-sobra din. To the point na nandyan yung maglalasing, nandyan yung parang wasted na sa buhay. Diba? So tapos basta natapos na yung buhay nila dahil niloko sila ng mga mahal nila sa buhay. Or mga boyfriend or girlfriend nila. But ang tanong is, dapat mo ba nga bang balikan kapag niloko? Well, sa akin, personally, ako, depende sa'yo. Diba? So, but sa akin kasi, oo, balikan mo. Diba? Bigyan mo ng chance. Diba? Kasi ako, naniniwala ako na kapag nagmahal ka, dapat ibigay mo yung 99% mo. 99% na pagmamahal mo doon sa tao na yun. Yung 1%, yun yung gagamitin mo kapag nagsisi siya at binalikan ka niya. Diba? Nagsisi, binalikan ka niya. Yun yung gagamitin mo para mahalin siya ulit. And then, ibigay mo ulit yung 99% mo. Si Lord lang naman yung nakakapagbigay ng 100%. Diba? Walang taong nakakapagbigay ng 100% na pagmamahal. Pure love. Diba? Mag-ano na tayo, real talk na tayo, diba? 100% wala. Diba? Siguro, mga magulang, but nandyan din yung point na kung minsan kasi yung mga magulang din, kapag talagang malala na yung mga anak, sumusuko na lang din. Diba? Although kapag bumalik yung mga anak nila, diba? Minsan, hindi napapatawad, minsan, mamamatay na bago mapatawad, diba? But, yun nga, kapag magmamahal ka, dapat ibigay mo yung 99%. Diba? Yung 1%, yun yung gagamitin mo para patawarin siya or tanggapin siya ulit. Diba? So, kayo, depende rin kasi sa inyo kung gaano kasakit yung sugat na iniwan ng taong yun. Diba? Hindi ko naman din kasi masisisi na kung yung tao hindi ka agad. Diba? Hindi ka agad
na babalikan yung taong yun, especially kapag yung nasaktan eh hindi ganun nagtiwala, di ba? Kumbaga hindi na masyadong naniniwala sa love love. Tapos naipilit naipilit nung nanloko, di ba? Na tapos nagtiwala sa kanya, and then eventually eh yun nga, niloko pa rin, di ba? So hindi mo talaga sila masisisi kasi nagtiwala sila eh. Kumbaga inirisk nila yung belief nila, yung belief nila na lahat ng tao lolokohin lang siya, di ba? Lalo na kapag may experience siya sa magulang niya, sa kaibigan niya, or may experience yun, or meron siyang mga nakuwang knowledge sa mga kakilala niya na ang mga lalaki ganito. Kadalasan naman kasi talaga mga manluloko lalaki, di ba? Although hindi ko sinasabi may mga babae din naman na manluloko, pero parang bihira lang, di ba? Bihira lang. So yun nga, usapan natin manluloko, di ba? Meron din naman kasi mga manluloko na talagang harapan kung manluloko, di ba? Yung tipong parang sila pa yung nagmamalaki, no? Sila pa yung ano, na buti nga tinanggap kita eh, ganyan ganyan, buti nga nagpaalam ako sa'yo, ganito, makikipag-iwalay ako sa'yo, diba? Although, nagpaalam, no? Nagpaalam, pero ginagawa na. Kumbaga, hindi na nagpaalam yun eh, pinaalam mo na lang, diba? So, meron talaga mga manluloko na sobrang tigas ng mukha. So, sa inyo, kadalasan kasi ganito, ang babae kasi, yan. Ano, babae talaga eh, no? Ang babae kasi, hanggat maaari, hanggat kayang ayusin, aayusin yan eh. Lalo, kahit mga lalaki, di ba? Kapag mahal mo yung tao, kahit niloko ka na, tatanggapin mo pa rin eh. Tatanggapin mo, di ba? But, nandun yung may doubt ka rin eh. Although, hindi ko maiaalis yun, di ba? Hindi ko maiaalis na meron ka ng fear na lokohin ka ulit. Meron ka na na doubt na hindi niya nagagawin yun, or kung talagang ano siya sa iyo. Kumbaga, di ba, pag nasira yung tiwala, mahirap nang ibalik ng 100%. Kumbaga, para yung ano eh, para yung nagpukpukan ng martilyo sa kahoy, tapos tinanggal mo, di ba, oo, magagamit mo pa siya, pero may mga butas-butas na yan. Kahit lagyan mo yun ng masilya, may butas pa rin yan. Di ba? So, yun, parang ganun. Diba? But, kasi nasa sa inyo yan, kung paano nyo tatanggapin yung taong nanloko sa inyo. But, ang question, ang dami explanation nyo. Ang question talaga is, tatanggapin mo ba? Well, ang payo ko is tanggapin nyo. Diba? Tanggapin nyo. If you really love that person, you will risk again everything for him or for her. Diba? Hindi naman yan, ano eh, hindi naman yan basta na nawawala. Oo, hindi yan nawawala, mag-doubt ka talaga. But nandyan yung, ano eh, yung mangingibabaw yung pagmamahal mo. Di ba? Pagmamahal mo. So, kayo, i-comment nyo down below kung dapat ba talaga o hindi. But kasi, meron iba na bitterness overload talaga. Di ba? Yung, ito kasi ang pangit lang sa atin. Di ba? Kapag nasaktan tayo, nasaktan tayo, hindi natin tinanggap yung tao. Pagkatapos, parang ini-encourage natin yung ibang tao na gawin kung ano man yung ginawa natin. Diba? Which is mali. Diba? Ikaw, choice mo yun eh. Choice mo na hindi tanggapin yung tao. Diba? So, wala kang karapatan na i-encourage yung ibang tao na maging bitter katulad mo. Diba? So, kung hindi mo tinanggap, okay. Fine. Diba? Pero, wag mong sisiraan ang ibang tao, especially kapag may kakilala ka na nasaktan, bawa kaibigan mo, niloko din, diba? Yan yung mga bitter na tao na sasabihin na, ganyan talaga yung mga lalaki, no? Manluloko talaga yung mga yan, lahat. Wala naman niloko sa iyo, kaya dapat, wag ka nang humanap ng pag-ibig, ganyan-ganyan, no? So dapat hindi ganoon, 'di ba? Which is wrong. Which is wrong 'yun, 'di ba? Wait.
yan, no? So, kapag nag-decide ka sa sarili mo, wag gan kung masama man yan or what, huwag ka namang encourage ng ibang tao na gawin kung ano man yung mali na decision mo. Diba? Teka lang po, na yung ilaw. So, yun nga, huwag ka namang encourage ng ibang tao, diba, na mali. Diba? Give them the chance to forgive and forget. No, hindi totoo yung forgive and forget eh. Diba? Yung forget, hindi mo talaga magagawa ngayon. Kasi, hindi ay, pera na lang kung magka-amnesia nga, tapos mawala lahat ng memorya mo about yung sakit na dinanas mo, no? But, you can forgive. You can always forgive. Walang tao na hindi makakapagpatawad. Diba? Wala. Wala at walang karapatang hindi magpatawad dahil kung ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa. Ang tao ka lang. Diba? So, sa ngayon, hindi pa. No? But kapag nasa bingit ka na ng kamatayan, yan, papatawad mo na yan. No? So, give yourself time to reflect and yun. Reflect mo lang yung mga bagay-bagay na dapat mong isaalang-alang, isa-isip, bigyan mo ng chance yung sarili mo na makapag-move on. Yun, ganun dapat. Pero huwag tayo mga bitterness, mga tropical. Diba? Especially mga babae, nagiging bitterness. Yung akala nila, lahat na lang ng tao, lahat ng lalaki, ilolokohin lang sila. Diba? So, which is wrong yun. Diba? So, for me, balikan mo. Diba? Kung mahal mo talaga, balikan mo. But kung hindi mo kaya, you give yourself time, you give yourself a chance to love more yourself. Diba? Yun yung pinakamahalaga dun. Mas mahalin mo yung sarili mo. Diba? Wag mong ibuntun sa bundo ang galit mo at pabayaan na lang ang sarili mo. Mas mahalin mo yung sarili mo. Kasi that's the way. Diba? That's the way. No? So, kung nandiyan yung family mo, yun, lumapit ka sa pamilya mo, di ba? But, ikaw rin naman ang makakatulong sa sarili mo, di ba? Tulungan mo yung sarili mo to, para makabangon. Diba? So, yun. But, kapag nakahinga ka na ng maluwag, nahimasmasan ka na, at nandiyan siya ulit, bumalik siya sa'yo, para sa akin na. Balikan mo. But, yun nga, choice nyo pa rin yun kung babalikan nyo o hindi. But yun nga yung mga ano natin, mga sequence, mga ano natin sa buhay, mag-reflect muna tayo. Diba? What at mong bitter. Okay? So, yun mga tropical, comment nyo down below kung anong thoughts nyo. Kung babalikan nyo ba o hindi. Thank you. And John, thanks for watching for today's Daddy Cool Real Talkan, no? So, kung meron kayong mga thoughts, I'm very welcome to hear what you want to say. But yun nga, para sa akin talaga is balikan mo, no? Real Talkan lang tayo. So, para sa akin, balikan mo. Diba? Mahirap, but syempre, kung mahal mo talaga, babalikan mo. Diba? Kung mahal mo, hindi naman talaga kagad mag-fade in. Magagalit ka, pero nandiyan pa rin yung mahal. Mahal mo pa rin yung tao. Diba? So, kung mahal mo pa, balikan mo. If not, give yourself time. Give yourself chance to love more yourself. Diba? So, yun. Iba-iba naman kasi, iba-iba yung tao ng way ng pagtanggap. But eventually, matatanggap mo yan and then magkakaayos kayo. Although, kung hindi kayo magkabalikan or you decide not to go back, diba? Not to be friends with him or her, it's your decision, diba? So, kung kayo, sa mga hindi tatanggap, ba, yung mga bitterness, gusto kong marinig yung, ano nyo, yung thoughts nyo kung bakit hindi nyo sila babalikan. Yun yung loko sa inyo. Okay? So, yun, thanks for watching for today's video and, don't forget to like, share, comment, suggestions, recommendations, viral reactions, yan, comment down below, and
Subscribe na rin kayo sa channel ko. And click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs. And yun, tuloy-tuloy lang tayo sa pagpapalaganap ng Nicole Fever. Nasa ngayon ay sinat pa lang. But eventually, yan, nalaganap tayo sa buong Pilipinas at malay nyo, sa buong mundo. So yun, abangan nyo yung mga iba ko pang mga segments sa Daddy Cool World. So marami na rin ako naiisip, but I'm a one man team. No, so ako yung writer, ako yung editor, ako yung director, at lahat na ako lang mag-isa. No, so but yun nga, gusto lang natin magpasaya, gusto natin magawa ng kapwentuhan, and ano yun natin, yun, gusto ko lang i-spread yung Daddy Cool Fever kasi ayaw, ang nakakalungkot mag-isa eh. Diba? Nakakalungkot. No? So, gusto nyo ng real talkan? Okay. Kung gusto nyo ng tamang kwentuhan lang, meron pa. Yan. And then, kung gusto nyo ng mga challenges, parating na tayo dyan. And, yun, ano lang natin, ituloy-tuloy lang natin yung good vibes. Yan. So, yun, enjoy lang. Mga tropo ko, enjoy lang kahit na marami tayong problema sa buhay. Isipin lang natin palagi na laging balance ang buhay. No? So, kung pinamalas ka ngayon, pwede kang swerte yung bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, o sa mga susunod na araw. No? So, yun, enjoy nyo lang. At maging excited kayo kapag minamalas kayo sa buhay nyo. Dahil sigurado, may blessings na natin. Diba? And always, thanks, give thanks to the Lord. No, sa lahat-lahat ng mga nare-receive natin, sa mga blessings, sa mga yan, sa mga problems, dahil yan yung magpapalakas sa atin. Diba? So, yun. See you when I see you, and bye!